Good evening sa bawat isa. Ngayon po ay Thursday na naman at panibagong araw, panibagong pagkakataon na binigay sa atin ng Panginoon na tayo ay magsama-samang muli. Sa mga nakaraang araw, yung mga dreams ni David na akala niya yun yung marami siyang plano sa buhay niya. Na nagplano siya to build the temple. Pero sabi ng Panginoon, hindi ka builder, isa kang warrior, isa kang soldier. Hindi ka kinat out ng Panginoon para maging builder ng temple. Ikaw ay nilaan ng Panginoon sa battlefield. Ito yung mga bagay na mga dreams ni David na akala niya gagamitin siya ng Panginoon sa ibang kaparaanan, pero pinakita sa kanya ng Panginoon na kung ano ang pagkatawag sa kanya ng Panginoon. At maluwag na tinanggap ni David yung no ng Panginoon. What he did, he uttered thanksgiving to our God. Na kung tayo man ay dumaraan sa mga bagay sa buhay natin, na marami tayong mga pinapangarap, nakala natin doon tayo tinawag ng Panginoon. Pero darating ang araw sa buhay natin na hindi pala yun ang plano ng Panginoon sa atin. May we learn how to accept God's plan in our lives. And that's utter thanksgiving. And after that, nung nag-obey si David, victory ang kanyang na-receive na galing sa Panginoon. A divine victory. Dahil sinamahan siya ng Panginoon in every battle. At syempre, hindi lamang po divine victory. May victory din na nanggaling kay David. Dahil inilaan niya yung kind of leadership meron siya. Hindi lang yung tumayo lang siya, nakipaglaban siya. Hindi, ginamit din ng Panginoon yung human factor na kung saan si David ay isang servant leader. Siya ay isang shared leadership ang ginawa niya, na hindi lang siya ang magaling. Kinuha niya yung galing ng mga tao niya at iyon ay pinagsama-sama nila to attain victory. After the victory, anong ginawa ni David? Hinanap niya kung mayroon pang lahi si Saul. At nakita niya si Mephibosheth. Sa Mephibosheth na kung saan siya ang anak ni Jonathan. At napag-aralan natin na si Jonathan ang best friend ni David na anak ni Saul. Bali si Mephibosheth ay apo ni Saul. At ito ay mayroong si... Ito ay nalaman niya, tama ba? Sa pamamagitan ni Ziba. Si Ziba ay isang servant ni Saul. At kagabi na pag-aralan natin, yun kung sino si Mephibosheth, na kung ano ang meron kay Mephibosheth. Pero kahit siya ay apo ng hari, pero hindi maganda ang kanyang kalagayan. At ano bang lesson natin ngayon? Tama ba? Yun. Ang lesson learned natin, na sa kabila ng mga ginawa ni Saul kay David, he chose to be kind. He chose to be gracious to others, and he chose to be faithful to his promises to others. He chose to be humble, and he chose to be hopeful. Nawa yung mga bagay na napag-aralan natin na mga nakarang araw, meron man lang konting bagay tayong natutunan. Na sa kabila ng hindi magandang nakaranasan siya natin sa ibang tao, it is also our choice to be good. What we sow, we will reap. Kung ano man yung tinanim natin, yun din ang aanin natin. Magandang gabi sa bawat isa. Ngayon, linangin natin sa ating isipan yung katapatan ng Panginoon sa ating buhay, na sa bawat araw kasama natin ang Panginoon. Pupurihin natin siya sa awit anuman ang kalagayan natin. Sige po, tayo
tayo mag-umisa sa ating pagpupuri sa Panginoon by singing pupurihin ka sa awit. Bawat isa sa aming Panginoon, matanghal ka. Ano man
yung mga bagay na pinagdaanan namin, anuman yung mga kabiguan namin, anuman yung mga pangarap namin na hindi natanggap, Panginoon. Makita ka pa rin sa buhay namin. At maranasan namin yung victory, Panginoon, sa kabila ng mga bagay na hindi namin nakamit yung mga pangarap namin. Dahil hindi mo kami iiwan, ikaw ay kasama namin sa bawat yugto ng buhay namin, Panginoon. Maraming maraming salamat po. At mas pipiliin namin, Panginoon, yung gumawa ng kabutihan. Mas pipiliin namin yung sumunod sa kalooban mo, Panginoon. Mas pipiliin namin yung umasa kami sa iyo, Panginoon. Ngayong gabi, marami pong salamat at sama-sama muli kami mag-aaral ng iyong salita. Malalaman muli namin kung paano ka kikilos sa buhay ng mga ninuno pa namin, Panginoon. Mga ninuno namin sa aming pananampalataya. Nawa ang bawat aral na aming matututunan, Panginoon, ay maging buhay sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat sa bawat salita mo gabi-gabi, Panginoon. Kami ay binubusog mo ng iyong mga pangaral, Panginoon. Nawa patuloy mo pong gamitin ang 8 o'clock habit, Panginoon, na ito upang lumaganap ang iyong kaharian dito sa lupa. Salamat po, O Diyos. At dinadalangin namin yung mga kapatiran namin na patuloy na dumaranas ng karamdaman, si Mami Getty, Lord God, in the name of Jesus, we are praying for her, Lord God, in the name of Jesus. Sa Mami ni Pastor Dindo, Lord God, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Sa Mami ni Ate Finn, Abergas, Panginoon, in the name of Jesus, let your healing power, Lord God, manifest in their bodies, Lord. Walang imposible sa iyo, Panginoon. At ang anak ni Mami Paz, Lord, na naka-quarantine, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, iparanas mo sa kanila yung himala mo, iparanas mo sa kanila na buhay kang Diyos, na pwede ka namin tawagan, na may kapangyarihan, O Diyos, sa iyong pangalan. Kaya ang lahat ng ito, Panginoon, ay dinadalangin namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Good evening. Good evening po sa inyong lahat. Kagabi po, bago po nagkaroon tayo ng devotion, nakinig po ako sa isang conference sa Asian Theological Seminary. Yung po yung aking alma mater kung saan ako nag-aaral. And ang topic po nila is about truth-telling. No? Truth-telling. Yung pagsasabi ng katotohanan. Kasi daw po nowadays, we are living in an information age. Okay? We are living in an information age na kung saan yung mga information, no, ay nasa dulo na lang ng ating mga daliri. Especially kung ang gamit natin po ay mga smartphone, di ba? Halos lahat nga ng assignment ko minsan eh, kahit sa cellphone pwede mo nang doon gawin, no? So yung pong smartphone, for example, is a powerful tool for information. Kaya pwede natin yang we could use our smartphone to be used or abused. Pwede mong maabuso yung smartphone mo, no? So sa pamamagitan po ng mga gadget natin like cellphone, tablet, laptop, desktop, computer. So, sa pamamagitan ng mga gadget na to, we could be a victim of misinformation. We could be a villain. Meaning, tayo yung nagpapakalat ng mga maling information. Tayo yung culprit.
ng mga pagpapalaganap ng mga maling information. Nabasa ng kalat, totoo. Oo. Or a victor, meaning nagamit mo ng maayos yung gadget mo, no? Marami po sa ating mga Pilipino ngayon, actually, hindi lang sa Pilipinas, ito po yung global phenomenon na kung saan many people are getting confused. No? Getting confused kung alin ba yung fake news at truthful news. Yung mga balita, ano ba yung fake news? Alin yung mga misinformation or disinformation? Alin ba yung totoo? Okay. So, halimbawa po, no? Sa mga issue na kinakaharap natin. Halimbawa, this coming election, no? Dahil doon sa mga interview, debate, at saka doon sa mga nababasa natin sa Facebook, yung mga tao naku-confuse na, hindi na alam sino ba talaga ang iboboto ko. Okay? Yung kaya yung iba, hindi na namimili kung sino na lang yung winnable, kung sino na lang yung mananalo. Doon siya kakampi. Kahit hindi siya sigurado kung ano ba ang katangian ng kandidato na kanyang iboboto, no? Kaya nga po, sabi ng mga eksperto, yun daw po multimedia, okay, became the truth tutors and transformer of society. Ang multimedia na ang nagiging tutor o nagbibigay kaalaman sa mga tao ngayon, at ito na ang bumabago sa ating pamumuhay bilang mga tao. Multimedia, ganun siya ka-powerful. Kaya nga, ang challenge pa rin po sa atin bilang mga mananampalataya, we need to discern the truth from error. Yun pa rin po yung hamon sa atin. No? Dapat magkaroon tayo ng discernment. Alam natin kung paano sasalain yung tama at mali. Pero bago ko po ituro yung lesson natin sa gabing ito, you know, alam niyo po ba na sa Facebook ngayon, nakikita rin namin kung ilang minuto lang nanonood yung mga tao. Meron lang mga tao, sumisilip lang ng mga 5 seconds. Tapos babati lang ng magandang gabi po. Pagkatapos doon, wala na. Kita-kita rin namin ilang minuto na nanonood. Alam niyo po ba na natuklasan ko doon sa ating devo na marami po sa atin ay hindi talaga nanonood. Kitang-kita namin dito sa monitor namin na so ang challenge po sa atin talaga dito ay yung authenticity, yung sincerity natin, no? Gusto ba natin talagang matuto ng salita ng Diyos? Kasi pag hindi po natin inaral ang salita ng Diyos, maaaring tayo po ay mabiktima ng panlilinlang ng kaaway. No? Kaya nga napakahalaga po na maging authentic yung ating pagiging Kristiyano, authentic yung ating pag-aaral ng salita ng Diyos, at talagang seryosohin natin talaga na malaman yung katotohanan mula sa kanyang salita. Kung kayo po ay handa na, so yun po yung pag-uusapan natin, no? Be aware of truth or treachery. Okay? Truth or treachery. Kasi po, hindi po lahat ng balita na ating natatanggap ay totoo. So, we need to distinguish between what is truth and what is treachery. Panlilinlang o pandaraya. Okay? So, sa gabing ito, saglit po tayong tatalon doon sa ating text, no? Kagabi, pinag-usapan natin yung 2 Samuel chapter 9. Pero, tatalon po tayo ng ilang chapter muna kasi meron akong isang character na gusto nating subaybayan. Si Siba. Okay? Sino ba si Siba? Si Siba po yung dating servant ni Saul, na kung saan siya yung nagsabi na meron pang anak si Saul
O, ako si Saul na natitira. Si Mephibosheth. At siya rin ang nagsabi kung saan siya matatagpuan. Kaya pinatawag ni David. Ngayon, nung pinatawag ni David si Mephibosheth, ginawa niya ng kabutihan si Mephibosheth dahil siya po ay anak ni Jonathan na kaibigan ni David. Ngayon, ang ginawa ni David, sabi niya kay Siba, inaatasan kita na pangalagaan mo si Mephibosheth. Yung lupain na nauukol para sa kanyang lolo na si King Saul ay ipinagkakatiwala ko sa kanya, pinagkakaloob ko sa kanya. At bungkalin mo yung lupain na yan at lahat ng aanihin yan ay ibibigay mo kay Mephibosheth. Alam nyo, doon sa chapter 9, balikan ko lang sandali yun, sa chapter 9, meron pong sinabi si David dito, no? Sa 2 Samuel chapter 9, verse 9 to 10. Sabi dito, "Then the king called Saul's servant Siba and said to him, 'All that belong to Saul and to all his house I have given to your master's grandson, kay Mephibosheth. You and your sons and your servants shall cultivate the land for him, and you shall bring in the produce so that your master's grandson may have food. Nevertheless, Mephibosheth, your master's grandson, shall eat at my table regularly.' Now Siba had 15 sons and 20 servants." By, mas maganda pa ang buhay ni Siba, no? Pero nung dumating si Mephibosheth, ay ipinagkatiwala o parang inutusan ni David bilang hari, si Siba, na yung mga ari-arian na pinangangalagaan ni Siba ay mapupunta kay Mephibosheth. Pero pansin nyo yung dialogue ni Siba rito. "Then Siba said to the king, 'According to all that my lord the king, the king commands his servant, so your servant will do.'" So nagbigay siya ng pledge of allegiance na susundin niya yung mga pinagutos ni David. Pero now here's the thing, no? Para lalo niyong madama yung istorya na pag-aaralan natin. Yung ari-arian ni Saul, nung una, ang namamahala doon si Siba. Pero sabi ni David, yung mga ari-arian ni Saul ay mapupunta kay Mephibosheth. Kung kayo po si Siba, ano po mararamdaman niyo? Una-una, wala siyang magagawa. Hari ang nag-utos sa kanya. Saka kay Saul yun. Pangalawa, hindi naman talaga yun sa kanya. Pinamamahalaan niya lang yun dahil yun ay kay Saul. At ang legitimate na maaari talaga maging tagapagmana nun ay si Mephibosheth. Pero kung kayo ay isang totoong servant o fake na servant, dito natin makikita kung totoo bang servant talaga itong si Siba na talaga bang sabi niya, "Gagawin ko po lahat ng inyong ipinag-utos, Haring David." Totoo kaya? Truthful kaya si Siba? Yung motibo kaya niya, bukal sa puso niya na maglingkod talaga kay Mephibosheth? Tingnan po natin. So, tumalog po tayo sumandali sa chapter 16. No? Chapter 16, 1 to 4. Para lalo nating makita yung kalagayan o ng istorya. So, dito natin makikita, mga kapatid, be aware of truth or treachery. Okay? So, ano po ang sabi dito? Basahin natin. Dito natin makikita, mga kapatid. Now, ang background pa po pala nito, si David ay nagtatago dahil yung kanyang anak na si Absalom ay nagre-rebelde sa kanya. Tinatangka ni Absalom na i-dethrone yung kanyang ama na si David. At medyo umiwas siya sa gulo, umalis ng palasyo, umalis ng Jerusalem si David. Now, ito na po, chapter 16,
when David had passed a little beyond the summit, behold, Ziba, the servant of Mephibosheth, met him with a couple of saddled donkeys, and on them were 200 loaves of bread, 100 cluster of raisins, 100 summer fruits, and a jug of wine. So, nakita si David at saka si Ziba. Pero kapansin-pansin, si Ziba ay maraming dala. No? Dalawang donkey, at yung dalawang donkey na yon ay maraming tinapay, maraming raisin, maraming fruits, at mga sisidlang alak. So, marami siyang dala-dala. Ngayon, tinanong siya ni David, sabi sa verse 2, why do you have this? Why do you have this? Pansinin po ninyo yung sagot ni Ziba. And Ziba said, the donkey are for the king's household to ride. The bread and the summit fruit for the young men to eat, and the wine for whoever is faint in the wilderness to drink. So yun ang naging explanation o dahilan ni Ziba. Tinanong ni David, para saan ang mga ito? Saan ka pupunta? O para saan ang mga dala-dala mong mga goods? Alam nyo, quick thinking, ang bilis sumagot. Eh, yan pong mga dala namin yan ay para sa inyo at para sa inyong mga tauhan. Kung sino man sa inyong nauuhaw o nagugutom, yan po ay pagkain para sa inyo, mahal na hati. Totoo po ba yan? O ang totoo nun, si Ziba po ay tumatakas. Dala-dala niya yung ilang mga goods na inani mula dun sa farm na supposed to be ay para kay Mephibosheth. So unang lesson dito natin, mga kapatid, upang hindi tayo madaya o hindi tayo malinlang ninuman, eh look beneath the outward appearance. Kuminsan, mga kapatid, tayo po ay nadadaya. Nalilinlang kasi tayo tumitingin lamang doon sa mga bagay na panlabas. Doon sa mga bagay na nakikita natin. Okay? Halimbawa, may pumatok sa bahay natin. Maayos yung damit. Uy, mukhang mukhang legit to ah. Kasi maayos yung kanyang damit. O kaya, yung salesman eh, medyo maayos ang itsura niya. Sometimes nadideceive tayo dun sa mga bagay na nakikita natin. So, dito, mukhang si David ay nag-rely dun sa kanyang nakita. Pero ang lessons po dito dapat, look beneath the outward appearance. Ano ba talaga ang nasa likod ng mga sinasabi at ginagawa nitong si Ziba? Para saan ba talaga yung mga nakita niya? Talaga bang ito ay para kay Haring David at sa kanyang mga tauhan? Na ito ba'y pagkain at pag-inumin para sa kay Haring David? Malalaman natin yan kung totoo po yun, mga kapatid. So, isang lesson na maaari natin matutuhan para hindi tayo malilang, huwag kang tumitingin sa panlabas na kaanyuan lamang, sa mga bagay lang na maaaring nakikita ng mata. Kung maaari, you look beyond the outward appearance. Look at the motives. Kung maaari nga, tingnan mo raw sa mata eh. Kung ito bang taong ito ay nagsasabi ng totoo, sa mata pa lang daw, makikita mo kung totoo na yung kanyang sinasabi. Pero si David, during this time, parang hindi siya naging discerning eh. Okay? Pangalawa, verified unbelievable offer. Okay?
verified and believable offer. Ano kaya to? Nagkataon lang na nagkita o talagang intentional ba si Siba na dalhin yung mga produkto na yun kay David? O nagkataon lang? At ito ba talaga mga pagkain na dala ni Siba ay para kay David at sa kanyang mga tauhan para sila ay may makain at may mainom habang sila ay naglalakbay? So, hindi po yata nakuhang i-verify ni David kung totoo yung mga nakita niya at mga sinabi sa kanya ni Siba. Hindi niya na-verify, no? At makikita natin yung offer ay parang maganda kasi pagkain yun eh, inumin yun eh, no? Merong benefit kagad o gain na matatanggap kagad si David sa pamamagitan ng mga daladalang maraming pagkain at inumin nitong si Siba. So, kung minsan, doon tayo nadidisig, no? Doon sa mga, it's too good to be true. Hindi natin nabe-verify kung totoo ba yung sinasabi, totoo ba yung mga, yung intention ng taong nagsasabi sa atin. Dalisay ba talaga yung kanyang kalooban o hindi? Naniniwala kasi tayo kung minsan kaagad doon sa mga sinasabi ng mga tao sa atin. Halimbawa, nanonood tayo, no? Pagka well-known yung tagapagbalita, sikat na istasyon o sikat na newscaster, parang naniniwala tayo kagad na legit or parang, halimbawa, no, yung uso ngayon, yung issue ngayon sa vaccination, no? Sa Amerika, sa ibang bansa, talagang matindi yung kanilang nangyayaring parang boycott o protesta laban sa vaccination. At ang tumatayo dun sa mga stage para siyang magsabi ay mga doktor, mga nakaputi. Ikaw mo ba doktor yung mga nagsasabi doon? Yung ba'y totoo lahat? O nagagamit lang din tong mga doktor na ito ng mga big politicians or otherwise. So makikita natin, we need to... Siguro importante yung credibility ng source of the news. Tama. So, eh si David, mukhang hindi niya na-verify yung credibility ni Siba, yung it's too good to be true, yung mga sinasabi ni Siba. Ano ba ito? Talagang pinlalo ba talaga ni Siba na dalhin to kay David o parang nagkataon lang? Hindi natin alam. Now, mapapansin din natin, pangatlo, mga kapatid, tinanong ni David, nasaan yung master mo? Nasaan si Mephibosheth? No? Sabi sa verse 3, where is Mephibosheth? Saul's grandson. The king asked him. Tinanong siya. No? Nasaan si Mephibosheth? Bakit hindi mo siya kasama? Kung nagduda si ano? Si David. Bakit parang pinabayaan mo yung master mo? Bakit iniwanan mo? Bakit hindi mo siya kasama? Nasaan? Di ba? Supposed to be, nasa pangangalaga mo yon. Alam niyo, itong si Siba talagang tuso eh. Ano ang ginawa niya? Sabi sa verse 3, and Siba said to the king, now, pansin ninyo ha, behold, he is staying in Jerusalem. Totoo ba yun o hindi? Probably totoo. Iniwan niya doon sa Jerusalem. Pero may dagdag. Ano yung dinagdag niya? Sabi nito, for he said, today, the house of Israel will restore the kingdom of my father to me. Totoo ba yun? Totoo na si Mephibosheth na iwan sa Jerusalem. Pero totoo kaya na kaya siya nagpaiwan ay upang siya ang mag-take over as king.
Kasi si David wala nga sa ano eh. So iniisip kaya talaga ni Mephibosheth na kaya siya nanatili doon sa Jerusalem ay upang siya ang mag-take over ng position in the absence of David to become the new king of Israel. Kasi yun ang sabi, ang report ni Siba, no? So the question is, did Mephibosheth really betray David? Or was David betrayed by a crafty Siba? Did Siba tell the truth? Or did he slander his master Mephibosheth for his own selfish gain? Totoo kaya yung sinabi ni Siba? O nilinlang lang niya si David? Ito namang si David, dahil yun ang sinabi ni Siba, mukhang nagmadali siya, no? Doon sa kanyang pagpapasya. Nagbigay siya agad ng judgment. I think this is the third lesson, no? Unang lesson na pinag-aralan natin is look beneath the outward appearance. The second lesson is verify unbelievable offer. Pangatlo na lesson na dapat nating matutuhan, avoid hasty judgment. Bakit po? Ano ba ginawa ni David nung marinig niya yung report ni Siba? Ang sabi ni David, dito po kasi, it seems David believed Siba's slander and turned over all of Mephibosheth's property to Siba. Sabi niya sa verse 4, in that case, parang napakabilis yata nagpasya kagad si David. In that case, the king told Siba, I give you everything Mephibosheth owns. I think si David ay nagmadali sa kanyang pagpapasya. Alam niyo kung minsan, tayo rin ay nabibiktima. Kung, halimbawa, meron tayong bibiling produkto. Uy, maganda. Parang mura lang ah. No? Biling ko nga. Okay. Ngayon, nung dumating sa'yo, nagulat ka. Pambira. Sabi, bakit ba na-order ko kagad? Hindi ko malang na-verify kung yung review nitong product na ito ay maganda. Experience mo ba yan? Di ba kung minsan nadideceive lang tayo? Kasi parang ang bilis nating nagdideceive. Hindi ka malang nagtanong. Hindi ka malang nag-imbestiga. Hindi ka malang... Nagpasya ka kagad na... Ano yung cart? Ano kagad? Add to cart. Add to cart mo kagad. Tapos in-order mo kagad. No? Binigay mo kagad yung mga information mo. Wala na. So David, mukhang nagmadali siya. At ang lessons nga dito mga kapatid, ikatlong lesson is, avoid hasty judgment. And last but not the least, beware of flattery statements. Yung mga mabubulaklak na salita. Yung mga salitang very persuasive, very convincing. At usually, yung mga, ano ba, sa mga salesman, no, yung mga nagbebenta sa atin, lagi silang parang nagmamadali na mag-desisyon ka kagad. At minsan eh, yun nga, may mga statements sila na parang binobola ka na lang. Dito, paano ba binola ni Siba, si David? Sabi ni Siba kay David, I bow before you. Siba replied, may I always be pleasing to you, my Lord, the King. Kung ikaw si David, mukhang faithful servant to. Kasi maganda yung kanyang mga sinasabi. Andun yung kanyang loyalty and support sa akin bilang hari.
Tinawag niya akong my Lord, the King. I bow before you. I think that's the lesson, mga kapatid. Ngayon, sa bukas, Friday, abangan ninyo yung mangyayari. Yung bang lahat ng sinabi ni Siba kay David ay totoo? Yung bang mga pagkain na daladala niya ay para kay David talaga? Si Mephibosheth ba na kanyang master talaga bang naiwan doon sa Jerusalem? Kasi talagang nag-a-aspire siya na siya ang maging hari ng Israel. Binitray ba talaga ni Mephibosheth si David? O si Siba ang nanlinlang ng sinungaling kay David? Pero again, gaya nga po ng aking ibinahagi sa gabing ito, we need to be discerning from about truth and error. We need to discern which is true, which is fake news, which is truthful news. Kasi nga po, marami pong mga fake news na lumalabas sa panahon natin. And we need to verify. We need to look beyond the outward appearance. We need to verify somehow minsan mga unbelievable offer. At nga, do not be hasty in your judgment or decision. Huwag kang magmadali. At kumare, mag-ingat ka dun sa mga mabubulaklak na dila na iyong maririnig para hindi ka madaya. Magandang gabi po. Abangan po ninyo sa araw ng bukas kung ano ang magaganap. Paano magkakaroon ng kalinawan itong istoryang ito. So, subaybayan po ninyo sa araw ng bukas kung ano ang mangyayari. Siguro ano, no? Siguro makikita natin yung gano'ng kahalaga yung discernment na kailangan nating pairaling sa buhay natin. Yung nga na sabi ko kanina na sa bawat news, sa bawat nadidinig po natin, kailangan natin i-verify kung ano yung source, kung gano'ng ka-credible yung sinasabi ng mga tao. Mailalagay din po natin yan sa mga nadidinig nating katuruan sa iba na totoo nga ba yung mga sinasabi nila? Ganun po ka-importante yung alam natin kung ano yung nakasulat sa Biblia. Ano ba yung sinasabi ng Panginoon talaga with those kind of teachings? Ganun ba talaga ang Panginoon? Ganun nga ba talaga nila sinasabi ng Diyos? Yun nga ba ang sinasabi ng Diyos? Pwede din po nating ma-verify kung ano ba ang source ng mga taong ito? Ano ba ang source ng mga pinagsasabi nila? Nasa tama bang context? Nasa tama bang pangkaturuan? Kaya kailangan yung discernment na kung saan yung discernment ay manggagaling sa banal na spirito na magagamit natin sa pang-araw-araw na buhay. In our daily lives, in our daily decisions of our lives, talaga pong napaka-importante na malaman natin sa tulong ng banal na spirito sa buhay natin. Totoo po kasi nga sa panahon ngayon, marami pong mga nangangaral, maayos ang itsura, at siguro magaling, very persuasive, eloquent. Yung mga eloquent sila, magagaling magsalita. Pero tama po yung sinabi ni Sister Olive, no? Kailangan i-verify natin yung mga unbelievable teaching. Preaching and teaching nila. At kinakailangan huwag tayong basta-basta maniniwala, kumari maging discerning na, kumari, buksan talaga ninyo yung banal na kasulatan at aralin natin tama ba yung gamit ng salita na kanyang tinuturo o minsan ay out of context. Kaya, thank you Sister Olive. Magandang paalala yan sa atin sa araw-araw na ginagawa natin. Sige po, Sister Olive.
Sige po, tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa katruan na nadinig namin ngayon na kailangan po namin, Panginoon, na biyayaan mo kami ng discernment sa aming mga buhay. At yung mga bagay na ito ay hindi namin makakamtan, makakamit sa araw-araw kung hindi kami pinananahan ng banal mong Espiritu, Panginoon. Right now, O Lord, we are asking for your mercy. We are asking for the anointing of the Holy Spirit to be with us, Lord God, sa gabing ito. Upang sa bawat desisyon namin sa buhay namin, malaman namin, ma-discern namin kung ano ang tama o mali. Katulad ni David, naging kahinaan niya ang mga bagay na nakita niya, nadinig niya mula kay Ziba. Ganon din sa amin, Panginoon. May mga bagay kami, nadadala kami sa mga salita, nadadala kami sa mga magagandang convincing power ng ibang tao sa buhay namin. And yet, hindi na namin nadidinig yung tinig mo kung tama ang magiging desisyon namin. Salamat sa paalaala mo ngayong gabi sa bawat isa sa amin, Panginoon. Patnubayan mo po kami, gabayan mo po kami, at patuloy kaming mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban, O Diyos. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, nawa ang buhay namin magbigay ng kaluwalhatian sa iyo lamang. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, dadako po tayo sa pag-celebrate natin ang banalapunan. Dakilang Ama na nasa langit, minsan pa kaming makikibahagi sa banalapunan. Muli naming pinagtitibay sa aming mga puso. Kinikilala namin yung ginawa mo para sa amin, na ikaw ay nag-alay ng iyong sariling buhay para sa amin. Kaya muli kaming kakain, Panginoon, tanda ng aming pagpapasalamat at pagkilala sa iyong ginawa para sa amin. Sabay-sabay po tayong kumain. Lord, kinikilala din namin na ang iyong banal na dugo ay sapat upang kami mapatawad, maging malinis sa inyong harapan at manumbalik yung aming kaugnayan sa inyo. At inaasam-asam din namin na kami po ay makikibahagi sa banal na hapunan sa iyong kaluwalhatian. Kaya nga, Panginoon, we are looking forward for that moment. Muli kaming iinom na may pasasalamat, tanda ng aming pagtanggap sa iyong ginawa para sa amin. Amen. Amen. Woo! Ito po yung greatest hope na ating hinihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Tayo po ay sama-sama na makikihapunan sa Panginoon sa kalangitan. Salamat po for joining us tonight. Meron ba? Yeah. Si Arlene Uson, Brother Rolando Pontanilla, si Carol, si Aldwin, si Melody Lanusa, maging si Jubes Lopez, Ahmed Kapuyan, hello Ahmed, ingatan ka ng Panginoon sa Toronto, at saka si Faith, and si Faith Rojas, saka si Jeff Rojas. Yun. Si Alvin, sabi mo. Yeah. Okay. Si Wilma Tomiing, Cyrene, and Wilmer Lynn, at kay Lola, nawa ingatan po kayo ng Panginoon, Lola. Si Rachel Buligon, si Shad at ang baby, nawa patuloy kang kalakasin at ingatan ng Panginoon, Rachel. Kuya Jerry and Ate Joan, Luisa Posedo, and Mami Sean. Hello po, Carica Castillo, Sister Nerissa Aduca, at Brother June Aduca, Kuya Robert Gonzalez, Bobby, and Ate Percy, Tisha Ople, Sister Yumi San, Nina Betting, Dula Alejaga. Welcome po sa ating 8 o'clock. Nawa po hindi ito ang una at huli niyong pagsama sa amin. Mayo 5, hello Tolitz. Pastor Tolitz, Tatang Dory del Rosario, Brother Ellie and Sol Lopez, Glad William and Gwen Galano, Sister Rochelle Mendoza Ocampo,
Nag-isno na ba sa inyo dyan sa Israel? Ingatan kayo ng Panginoon. Sister Rosemary, Annalyn, and Ate Gemma, sumile. Patuloy kang ingatan, Ate Gemma, sa pag-aalaga mo dyan sa ospital ng iyong yung inaalagaan. Sister Gentiglao, ano ito? Or Ujna Amir. Thank you for joining us. First timer namin, Sister Josepa Kulanay at mga Kulanay family, Tatay Brother Edmundo, Jesusa, Sister Glenda Martin, Ma'am Weng Ferrer, Ate Chepugo, Doktora Eddie, happy birthday po. Happy birthday, Doktora. At kay, maraming may birthday ngayon. At kay Tatay Cesar. Diba? Yeah, Tatay Cesar Alcantara. Sino pa? Namiss ko yung joke mo, Tay. Ayun. Sister Mabel Makadangdang, Sister Maribik Benia Senior, Ate Evelyn Gamboa, and Kuya Obet. Jen Lamses Daulayan. Hello, Jen. Diyan sa Nueva Vizcaya. Stella Centeno del Rosario. Hello, Sister Ellen Ong. Sister Suzette Empainado. Leonora Calion Katunggal. Brother Augusto and Des Banganan. Sayrin Tamiing. Maylin Kabiting. Kanet and Kaboy Panganiban. Merlin Locahi. Sister Merlin Aisa Lubibaw, hello po. Kim, Aya, and Miko. Alam mo na, mayroon ako tinext sa'yo. Kabet and Kabolong, the Rosario, si Boyong, si Benedict. Nawa ay patuloy na ingatan ng Panginoon sa ibang bansa. Ang mga may birthday, si Tatay Cesar, Pastor Florencio Bustamante, and Sister Ellie Pugoo, Doktora Ellie. Yon. Kuya Cesar del Rosario, Darwin Centeno, Maylin Constantino, Villafania, at si Mary Jane Digia, Carica Castillo. Yon. At Ma'am Bes, Ma'am Abet, sila Paul, sila Kay, si Johan, si Mateo. Sino pang hindi natin na mabate? Of course, sila Sister Kuya Ray Gonzalez and Sister Paz Daulayan. Hello po. Ingatan po ng Panginoon ng inyong anak. Okay. Salamat, maraming salamat po muli sa pagbabalik namin bukas. Huwag niyo pong kalimutan na laging i-share, i-follow at mag-subscribe sa ating page. God bless and good night, everyone.